worst case scenario, ang doktor lang sa loob ng piitan o ang doktor pang piitan lang ang makaka-experience ng isang riot sa loob ng jail na hindi nararanasan ng ibang doktor sa labas ng piitan. Mahirap. Sa kasalukuyan, syempre, kulang tayo sa tao. We have a lot of jails to go around. At dadalawa lang po ang doktor natin dito sa National Capital Region. Jail doctor ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP si Senior Inspector Henry Fabro. Isa siya sa dalawang doktor na assigned sa National Capital Region, kung saan may 37,000 inmates o persons deprived of liberty. Sa buong Pilipinas, 12 lang ang jail doctor para sa higit 134,000 PDL. 7 buwan nang naka-maternity leave ang katuwang ni Doc Henry. Dahil dito, mag-isa na lamang niyang iniikot ang 40 city jail sa Metro Manila para suriin ang mga bilanggo na may karamdaman. Tatlong selda ang nasa isolation building na ito. Sa dulo inilagay ang mga inmate na may MDR-TB o multi-drug resistant tuberculosis. Hi Doc, kamusta po? Tom sir, salamat po sa oras. Dito po ba ang mga inmates natin na ano po yung sitwasyon ng mga inmates natin dito? Yung mga naka-detain dito sa mga selda natin sa taas, sila yung mga inmate natin o PDL natin na may sakit sa baga, na TB. Dahilan bakit namin sila tinaas dito, upang hindi sila makahawa dun sa general population ng mga inmate namin sa baba. Dito, nababantayan sila ng tama, no? Nabibigyan sila ng tamang gamot, at ang pinaka-importante, yung pagkain na binibigay sa kanila, doble ng rasyon na binibigay sa pangkaraniwang inmate o PDL. Pagka meron pa silang ibang naramdaman, chine-check up sila at pinapasukan nila. Kagaya nitong ating PDL na to, inuubo pa rin siya. So, i-check natin kung ano pa yung ibang dahilan kung bakit siya inuubo. Tingnan mo lang. Sige. Dito mo lang nalaman na meron kang TB. Dito mo lang sa labas sa lahi namin maraming ayun, sa pagod siguro yun, sa puso ko. Sa tuwa. Ano po ang trabaho niyo, sir? Ano po yung responsibility within the jail system? Within the jail system, kami pong mga doktor dito ay sinusubukang mapanatili ang kalusugan ng ating mga PDL. Kung meron naman pong magkasakit, pinipilit po natin silang pagilingin within the jail system. At kung meron naman pong problema na hindi nakakayanin ng ating mga doktor at mga nurses, kami rin po ang nagre-rekomenda o nagbibigay ng rekomendasyon upang sila naman po ay makita at masuri sa isang ospital na mas malaki. Ito yung sinasabi ko sa yung selda kanina ng mga TB na hindi kayang gamutin ng ordinaryong gamot. O tinatawag naming MDR-TB. No? Sila yung pinakas nakapuesto sa dulo para sila yung maiwasan ng pagkamahawa sa ibang tao.
Kasi napakahirap gamutin nung kanilang klase ng TV. Alam niyo yung mga inmates dito sa Quezon City Jail, naglalaro sa 2,000 to 3,000 sa isang napakaliit na lugar. Kaya isipin niyo lang kung gaano katindi yung siksikan. At isa sa mga unang nawawala yung kakayahan na maka-exercise. Kaya itong ganitong klaseng paliga, yung basketball, malaking bagay para sa kanilang kalusugan. At parang libangan na rin ng mga nandito, lahat ng mga nakakulong, nakikinood. Sa dami ng mga nakakulong sa mga city jail, hindi ito kakayanin ng iilang mga nurse at doktor ng BJMP. Kailangan nila ng tulong mula mismo sa mga inmate. Isa si Arnold Tabilisma sa mga health aide ng Quezon City Jail. Mag-iisang taon na siyang nakakulong dito sa kasong drugs. Ano po sakit niyo? Arthritis. Arthritis, oo. Masakit po ang kasukasuan. Anong sakit na, anong nararamdaman mo? Hindi po ako makakain. Sinusuka ko po. Tapos, araw na po, sakit na ng dibdib ko. O ganito mga kosa, akyat na lang tayo sa taas para matingnan tayo yung nurse on duty para mabigyan tayo ng karampatang gamot. Kung tutuusin, taga-abot lang dapat ng gamot si Arnold dito sa clinic. Pero higit pa dito ang kanyang kaalaman pagdating sa healthcare. Nagtapos siya ng kursong nursing sa UP Manila. At nakapagtrabaho na rin sa isang ospital sa Singapore. Pero dahil sa ilang maling desisyon, dito ang bagsak niya sa kulungan. Tinanong nila ako kung ano yung trabaho ko sa layo. Sabi ko, nurse po ako. Talaga sabi lang ganun. Pwede kitang kuhanin dito sa medical clinic since may background naman ako as a nurse. Hindi ko naman sinasabi din sa lahat ng nurses sa baba na medical staff ako. Pero minsan kasi out of the blues magtatanong ako, sir, ilang drops per minute yung IV natin? Sir, to consume na ba po yung IV natin? Ano po susunod natin IV to follow? Magugulat guys sila. Isa pang malaking problema sa mga kulungan ang mga sakit sa balat. Dahil registered nurse, si Arnold lamang ang inmate na pinapayagang tumulong sa paglilinis ng mga sugat ng kanyang mga kakusa. Kitang-kita ang problema ng siksikan sa city jail tuwing gabi. Bandang alas 9, nagkakaroon ng roll call para masigurong kumpleto ang mga inmate. Pagkatapos, pwede nang matulog ang mga bilanggo. May plano at diskarte ang paghiga ng bawat individual. Walang espasyong nasasayang. Pinakamahirap doon yung pag humiga ka sa isang lugar, pagising mo, yung mga paa nila, nakatabon na sa buong katawan mo, mukha na lang yung nakalabas sa'yo.
hindi ka makakilos, hindi ka maka namamanhid yung kamay mo dahil sa matagal na posisyon. Yun yung napakahirap. Tapos pag inisip mo pa, biglang uulan. Kasi karamihan sa amin dyan natutulog sa plaza. Yung selda hindi talaga sapat para sa mga inmate. Pag may sakit ka, gusto mong humiga, gusto mong magpahinga, hindi ka makapagpapahinga ng maayos. So salip na yung iba, salip na gagaling ka. Since yung sa kondisyon ng environment o ng kapaligiran mo, lalala pa yung magiging sakit mo. Si Arnold, hindi na raw magtatagal ang pagtitiis dito. Tinanggap niya ang plea bargain agreement sa kanyang kaso para mapaiksi ang panahon sa loob ng bilangguan. Sa loob ng humigit kumulang 2 buwan, lalaya na siya. Nakatulong rin ang pagiging health aid niya para lalo pang mabawasan ang kanyang sentensya. Naisip ko, sa laya, nurse ako, tumutulong ako sa may mga sakit. Pagdating dito, ganun pa rin ang ginagawa ko. Sabi ko nga, maybe I was really destined to serve humanity. Kaya natatawa sila sa sagot ko. Sabi ko, pang Miss Universe nga daw. Pero yun talaga yung naiisip ko na siguro, nilagay lang talaga ako ng pagkakataon dito sa lugar na to para rin makatulong sa kapwa. Actually, it's a challenge for me na gusto ko ipakita rin talaga sa kanila na mali yung iniisip nila. Hindi porket nakulong ka, yun na lang yung hindi ka na makakagawa ng maganda, hindi ka na makakagawa ng mabuti. Kuhanan ka ng dugo. Mababawasan ng isa ang mga katuwang ni Doc Henry sa bilangguan. Mga 5 araw lang. Pero hindi tumitigil ang kanyang trabaho. This is dapat yung area nila kung saan sila magkaroon ng activity para sa physical conditioning nila. However, congested, kung nakikita nyo, punong-puno sila. Kaya minsan, sa hapon, by schedule na lang yung laro nila. Oo. Sa basketball. Gaano karami po ang preso na nandito ngayon? As of now, 2,517. Pero para sa ilan lang po itong design ng kulungan? Ang design lang po nito is para sa 98 lang. Wow! So kung titignan mo po, ang design niya is pang-apat o pang-anim. Pero ngayon, ginawa nila remedyo, nagtagtag po sila ng bawat layer. Kasi ito, pang-anim lang dapat. So hanggang sa higpo, may nakahiga? Opo, meron. Tapos naglalagay pa ng duyan. Mga duyan. So talagang ito, by ibang level yung mga preso. Nasa Caloocan City Jail si Doc Henry para suriin ang mga inmate na kailangan ng agarang lunas. Danilo? Anong problema natin, kuya? Marami po akong sakit. Patingin nga kayo. Ano yung pinakamalala? May ininom ka ng gamot? Wala yeah. Hindi mo ito pinaputok sa ano? Hindi po. Loob? Ngayon lang ito talaga? Opo. Buti pala, dumating kami. Tiis ha, tiis. Hindi ka pa nagpapalaboratorio kahit kailan? Sa laya? Dito. Kailan ka nakulong dito? September 11. Nung nasa laya ka, hindi ka nagpapatingin sa doktor? Ngayon lang po ako ng gamot. Alain mong swerte mo kung kailan ka nakulong at saka nagpatingin sa doktor, ano? Ano yan? Baka mataas ang asukal mo. Kamusta sa gabi?
Pag-ihi? Ang malamig po, ang pag-ihi. Pag malamig na makakirot po siya. Pag makirot? Kamusta yung pag-ihi mo sa gabi? Ilang beses ako umihi sa gabi? Maya-maya rin po. Maya-maya rin. Ang iniisip natin dyan, diabetes ha? Tawag dyan, diabetic foot. Hindi madaling gagaling yan kung may diabetes. Ngayon, para masigurado natin, pakukuhanan ka ng dugo, ha? Sige, tay, ha? Tuloy lang yung gamot sa'yo. Mag-i-improve naman, ha? Sige. Napa-blood kami, ha? Tay, may dalaw ka? Regular ang dalaw mo? Regular ang dalaw mo? Pag may hearing lang. Ha? Pag may hearing, nandyan. Alam nila yung condition mo? Ano sabi nila? Tay, pag nag-hearing ka, sabihin mo dalawin ka dito, ha? Ha? May nakita tayo na tuklasan na ito palang mga nandito. Dalawa sa kanila diabetic. Na hindi nila inalagaan yung mga paa nila. Hmm. Ano po yung observations niyo pagdating sa mga pasyente ninyo na walang dalaw at may sakit? Alam naman po natin na kapag may sakit ang isang tao, hindi lang naman po tulong ng doktor o mga nurses ang kailangan nila. Hindi lang naman tamang gamot, hindi lang naman tamang pagkain, bagkus kailangan din ng tamang kalinga. Na siguro nakukuha lang nila sa kamag-anak. Mahigit 2 taon nang nakakulong dito si Benny Makabangon sa kasong drugs. Dahil sa sakit na diabetes, hindi na siya makalakad mag-isa. Tubong marawi si Benny, kaya madalang nang makadalaw ang kanyang pamilya. Mahirap po ba mag-isakit sa kulong? Mahirap. Mahirap. Kung ano. Kasi hindi ka makatulog, may sakit. Kung umandara yung ano. Kumikirot pag malamig. Kumikirot yung ano ka, pako. Ano pong ginagawa niya para? Yun lang. Ini-drip ko na lang. Yes. Nawala na ako ng ipit. Asan po ang pamilya ninyo? Sa Marawi. Sa Marawi. Nakakabisita ba sila sa'yo? Minsan. Binibisita ako. Bakit po sa'yo? Bakit po kayo? Wala. Namiss. Namiss niya po sila. Ko yung bang. Pag nandito po ba sila, nakakatulong po sa inyo? Kapag nandito po sila, nakakatulong sa sakit ninyo? Oo. Oh. Nakawala. Lingot ng gulo. Nakalimutan ko yung sakit na ramdaman pag nandito sila. Di ako nag-isa. Ano po sinasabi nila sa'yo kapag bumibisita sila dito? Yung nag-akbayan, nag-umingi ng tawad. Nakalimutan. May sakit pala. Mm-hmm.
sa inyo dito? Nasa 5,520 sa ngayon po, sir. Ano po yung pinakamaraming kaso na nandito sa kulungan? Sa ngayon, sir, drugs. Drugs pa rin talaga? Ito. Mga, kung tatansyahin nyo, ilang percent ng mga nandito ang drugs ang kaso? 70-80% naman. Ito po ba yung mga tulak ba ito o para mga petty users lang? Parang mga, ano sir, yung mga tulak sir, parang pa isa-isa lang yung mga petty users na talaga yung karamihan. And natanong ko lang kasi parang kung mahahanapan ng solusyon yun na hindi na sila kailangan ikulong, duluwag talaga kayo ng gusto. Siguro sir, pagka may mga paraan pa yung ating pamahalaan na mabigyan sila ng magandang ano, solusyon, pwede siguro. Dok, kamusta po ba yung budget para sa mga gamot ng mga inmates natin? Nung nakaraang GAA, 10 piso lang siya per day, per inmate. Wow. Ngayon, itong ka-approve lang na GAA, naging 15 pesos na per day, per inmate. Tumaas. Tumaas na. Pero maliit pa rin, 15 pesos. Maliit pa rin. Ilang pirasong painkiller lang ata yan. Ano? Tanggapin na lang kung ano ibibigay. Gawa ng paraan. Pero kailangan niyo po ng mas malaking budget. Sana. Sana. Mas malaking budget, mas malaking suporta. Sa ngayon, ano ang nararamdaman? Ano ang problema? Pero nakakalakad ka na. Bakit niyo po ginagawa itong trabaho nito, sir? Parang may kulang. Na kahit na may financial reward na sa labas, may kulang. Ano yung kulang? Siguro yung tunay na pagsisilbi sa tao. Yung tunay na pagsisilbi sa tao para sa akin, ay makikita sa pagsisilbi sa ating mga PDL. Kasi sila po yung pinaka mababa pwede nating mapagsilbihan sa ating lipunan. Bukod sa sila po ay nakapiit, no? Walang mga pribilehyo, kuminsan, ay sila rin po yung nakalimutan na ulit ng mga kamag-anak nila. Sumpong, pag sinumpong ka, yan ang gagamitin mo. Okay? Kinakakulong ka, kinakapiit ka, hindi ka nakapiit. Kaya mayaman ka, kaya mahirap ka. Pare-pareho po yung karapatan ng tao. Karapatan na mabuhay, karapatan na makakuha ng tamang pagtrato sa kapwa. At sa amin namang ano, sa health service, karapatan din nila na makakuha ng tamang kalinga sa gagaling sa mga doktor at mga nurse natin. Italo ka? Mandalang. Alam nila na nandito ka. Isa na ako. Mas maganda ngayon. Sa Manila City Jail, nag-cruise uli ang landas ni Doc Henry at ni Tatay Bartolome. Isang agaw buhay na pasyente na tinulungan niya noong isang taon. Masisitistan kita, ha? Mabait yung doktor na yan. Kasi nagpatakbo sa akin sa hospital kung wala sa kanya. Tagal na akong dedo dito. Tapos ngayon, magkita kami ngayon. I can talk, sabi nga, I can see clearly, no? Medyo maganda na yung nakikita kong ano eh. Nagulat nga daw po siya, nakilala niyo siya eh. Oo, kilala. Nung pumasok ako dito, after 2 weeks, hinahanap po siya. Ay, wala namang makapagsabi ng mga BGMP dyan. Mahirap makausap. Wala eh. Buti nakita ko siya ngayon dito. Kaya tuntua ako eh. Oo nga, hindi ka matayo eh. Ngayon, nakakaupo ka na eh. Kayo sir, ano po bang nauna? Yung pagiging doktor ninyo o yung pagiging kasama ng BGMP? Magiging doktor.
Naging doktor ako sa ano, sa San Lazaro Hospital. Mm-hmm. Matagal ako nagsilbi doon bago ako lumipat sa Niger. Pero nagtrabaho pa po kayo sa ibang bansa? Oo. Nagtrabaho ko doon ng, alam mo, 3 to 4 years. Oo. Yan, tapos bumalik ako dito sa atin. Oo. Ano pong trabaho niyo sa ibang bansa? Team leader ako ng group of nurses tsaka carers doon. Oo. Sa UK. Bakit po kayo bumalik, among other things? Bumalik? Mm. Kasi masarap ang buhay sa Pilipinas. Iba talaga. Kasi Pilipino tayo. Ang hinahanap ng katawan natin, Pilipinas. Mm. Iba kapag kakasalamuha mo, kapwa mo Pilipino. Mm. Kaya sa mga puti. Hindi niyo po ba minsan naikukumpara o namimiss yung setup halimbawa sa isang bansa tulad ng UK at yung setup dito sa Pilipinas, lalo na sa ganitong setting? Oo. Yung setup ng UK, maganda. Mm. Pero mas maganda pagsilbisado. Dali mo. Mas maganda magsilbis ka apa. Pilipino. Sa apa, Pilipino. Ba't po kayo nagpupursige, sir? Sino pa tutulong sa kanila? Hmm. Di ba? Wala naman nang pumupunta rito. Oh, maybe kami-kami na lang. Tapos hingin ng tulong sa labas. Kaya yung mga nurses natin. Saludo sa kanila. Their service muna sa kanila. Bago lahat. Bago iba. Nakikita nyo naman sila. Sino pa tutulong? Anong kaso mo? Hindi, kailangan huling gumamit ng droga. Nung bago po ako mauli. Kailan niya? Nung February. Buntis ka na nun eh. Ba't gumamit ka pa? Higa ka dun, kuhanin yung tibok ng puso ng baby. Yan. Yan, ate, naririnig mo yung tibok ng puso ng baby mo? Sabi sa'yo ng baby mo, huwag ka na raw mag-drugs. Kawawa naman. Hinga, parinig mo sa kanya ulit para magkaroon siya ng reality check. Oh, ano nararamdaman mo ngayon, ate? Ha? First time mo lang narinig ang tibok ng puso ng anak mo. Ang mundo ng mga bilanggo, kinalilimutan ng marami. Nakatago kasi ito sa likod ng mga pader. At tila hindi pinapahalagahan ng lipunan. Ngunit may karapatan ang mga nakapiit. At may maya ang bagparin sa bayan. Ang mga tulad ni Doc Henry, sinisiguro na ang mga nakakulong, hindi naman ang pag-iiwanan. Magandang gabi. Ako si Atom Araullo. At ito ang Eyewitness.